ilang oras na nga lang ay magbabakbaka na nga ang ating Gilas Pilipinas at ang Iran. At good news nga po, dahil hindi nga po makakalaro ang dalawang two key players ng Iran na sila Haddadi at Barami. Kaya sa ating video mga Ka-Biboy ay pag-uusapan nga po natin kung kakayanin bang manalo ng ating Gilas Pilipinas kontra sa Iran. Pero kung bago ka pa na sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-update ka. So, let's begin this video. So, ating unahing pag-usapan ang mga gwardiya kung saan sa tingin ko ay may bentahe ang ating Gilas squad dahil nga fully loaded na ng mga veteran guard ang ating national team. Kung saan ay nandirito nga ang veteranong si Jason Castro, pati na rin si L.A. Tenorio ng Barangay Ginebra, San Miguel. At pati na rin ang matagal nang naglilingkod sa ating bansa at walang iba kundi si Gabe Norwood. At ang susunod ay ang mga 3-point shooters. Kung saan nga sa tingin ko ay dito mas kinakailangang magbigay ng pansin ng ating mga Gilas players. Dahil noong last game nga ay pinatay nga tayo ng mga 3-point shooters ng Kazakhstan. Kaya sa tingin ko ay babawi talaga ang ating mga shooters. Na pinangungunahan ni Marshall Lassiter ng San Miguel Beermen. At sinundan nga ni Matt Wright ng Phoenix Fuel Masters. And the next one is yung mga forwards. Sa tingin ko nga sa aspect nga na ito ay may advantage na naman tayo. Dahil nga ang isa sa mga key forwards ng Iran ay wala at hindi maglalaro kontra sa Team Philippines. At sa tingin ko nga ay aabusuhin na nga ng ating mga forwards lalo na't wala nga si Samad Barami. At idagdag mo pa dyan ang pagpasok nila Troy Rosario at Arwin Santos sa ating national team na lalaban kontra sa Iran. And lastly is yung center position kung saan nawalan nga ang Iran ng isang key center. Pero good news naman sa atin dahil nga pumasok na nga si Christian Standhardinger. Kaya naman mayroon nang makakasama itong si Junmar Fajardo underneath the basket. Kaya nga para sa akin ay mayroon nga pong 65% winning chance ang ating national team. Kaya ang tanong ko sa inyo mga Ka-Biboy, sa tingin nyo ba, kaya bang manalo ng ating national team kontra sa Iran? So please comment your opinion down below at iisa-isahin kong basahin niya. And once again, this is Bob Gamestyletv saying bye-bye.